Maligayang panonood pong muli. Welcome ulit sa ating panibagong YouTube tutorial. Ngayong araw po is mag-wire tayo ng automatic aircon to fan timer. So ito pong gagawin nating timer ngayong araw o control is mainam po kung gusto nating makatipid sa kuryente. Especially kung may aircon tayo tapos gusto natin pag nag-off yung ating aircon is automatic under po yung ating fan. So hindi naman po lahat ng aircon is may ganong control. Yung iba merong timer pero kailangan po natin ng external na control o timer para po automatic under yung ating fan. So ito yung gagamitin natin ngayong araw kasi ito lang yung available na gamit ko. Although gagana din naman to, meron din nabibili sa yung mga ready to use na aircon control. Pero check nyo lang kung akma yung capacity niya sa aircon nyo. Kasi dapat kung ano yung rating ng aircon nyo is mas mainam parehas o mas mataas yung rating ng bibilhin yung timer para hindi po masira yung inyong aircon timer. So ito po yung ating mga gagamitin. So meron akong isang outlet tapos circuit breaker, itong 12 hours na analog timer, tapos meron akong magnetic contactor at saka itong kanyang auxiliary contact, kinabit ko na yan. Tapos meron tayong mga indicator lights para lang makita natin kung gagana yung ating ginawang control. So simulan na natin. Ito po pala yung ating gagamitin na timer, plug-in lang din to. So pa-plug lang natin to sa outlet tapos dito na yung ating load. Then set natin kung ano yung oras na ilang oras yung ating gustong pagganahin yung ating load. So pagdating dito, off yan. So pihit natin dito, maximum niya is 12 hours. So gusto niya natin 12 hours. So 12 hours din na gagana yung ating load. Tapos yan, iikot na to automatic hanggang sa dumating sa 0 at mag-off. So kung gusto niyo pagganahin ulit, ipihit niyo lang to pa-clockwise. Yan, kasi hindi po to auto reset. Manual lang po ito. Ito naman pong contactor natin is gagamitin natin sa ating switching. So dito natin, dito tayo magta-transfer ng from aircon supply to fan o electric fan supply. So depende po yan kung ilang amperahe yung aircon nyo. So kung ito, dito naman natin makikita yung capacity o rating ng ating magnetic contactor. So itong sa akin is 30 amperes to. So depende na po yan sa full load current ng inyong aircon kung gaano kataas. So halimbawa kung lagpas sa 30 amperes, so gagamit din kayo ng mas malaki na magnetic contactor. Since plug-in lang po yung ating pinaka timer ng ating control circuit, so ito gagamit lang tayo ng outlet. So yan, may ginawa na ako dito. So halimbawa ito yung circuit breaker ng inyong aircon yan. So meron tayong outlet, so kakabit lang natin to rekta dito para sa separate supply po ng ating timer. Yan, kakabit lang natin para may supply po yung ating timer. Yan, so nakabit na natin. Ito na yung supply niya. So ito yung timer natin na plug in. So salpak lang natin dito. Yan, so pag nag on na to, meaning may supply na tong ating
timer. At dito na tayo magbabare kung ilang oras. So syempre kailangan natin ng magnetic contactor naman. Ito yung kukontrolin ng ating timer para na doon sa switching ng ating aircon at saka ng ating fan. So since meron na tayong supply, ito na yung A1 at A2 coil ng ating magnetic contactor. Yan, nilagyan ko lang to ng plug. So pwede na nating erekta dito yan sa ating output ng ating plug-in timer. Yan. So napakadali lang. Pag nag-on tong ating timer, so nag-on din yung ating magnetic contactor. Next po ay magsusupply na tayo ng wire po, pa supply po sa ating magnetic contactor na siyang magsusupply sa ating aircon at sa ating electric fan. So gagamitin lang natin tong input ng line 1 at saka line 3. So yan, line 1, line 3, para po hindi masyadong dikit yung ating wire. So dalagyan lang natin yan ng input supply. Yan. Line 1, tapos yung isang wire is sa atin po namang line 3. So yan po, line 1 at line 3. Tapos syempre yung ating wire po is rekta na po sa ating power supply o yung ating breaker ng ating aircon. Ito, line 1 at saka line 2. So meron na tayong supply. Next is yung ating, ito gagamit tayo ng indicator lamp. So ito lang yung for tutorial purposes lang. So para lang makita natin na gumana yung ating circuit. So dapat po yung ikakabit natin dito na output sa ating T1 at T3 terminal is yung aircon outlet na po, o outlet ng ating mga aircon. So lalagyan lang muna natin ang indicator lamp. So yan po, nakabit ko na. So pag andar yun ang ating magnetic contactor, so magkuklose yung contact ng kanyang power contacts at syempre magbibigay siya ng supply papunta sa ating aircon outlet. So itong ginawa muna nating temporary na indicator lamp. So paano naman gagana yung electric fan kapag patay yung ating timer o yung ating magnetic contactor? So gagamitin natin is yung normally close po ng ating magnetic contactor. Maglalagay po tayo dyan ng jumper wire. Bali ito na yung magiging supply ng ating electric fan. So magja-jumper tayo dito. Ito yung gagamitin ko. Magkukunik ako ng wire from line 3 dito sa ating magnetic contactor papunta sa number 61 o yung input na normally close ng ating auxiliary contact sa magnetic contactor ko natin. So yan. So yan guys, nakabit ko na po yung ating jumper wire. So meron na tayong magiging switching ng ating electric fan. So ito yung gagamitin nating indicator muna para sa ating halimbawa electric fan to. Or dapat yung ilagay nyo dito is yung outlet papunta sa inyong electric fan. So yung output nito, since meron na tayong input na normally close dito, so yung output niya sa ating normally close, yan number 62, is lalagay lang tayo ng wire dyan papunta sa outlet ng ating electric fan. Na for tutorial purposes only is nilagyan ko muna ng indicator lamp para makita natin na gumana yung ginawa nating circuit. So yan, so meron na tayong supply, isang linya, tapos yung
kabilang din niya naman natin is rekta na natin dito sa line 1. Yan. So, yung ating normally close contact ng ating magnetic contactor is yan lang yung nag so switch on and off ng ating electric fan. So yan guys, kompleto na po yung ating ginawang control timer para sa ating aircon at electric fan. So yan, off yung ating circuit breaker. So since automatic to aircon at electric fan na timer, auto change over. So pag on ang ating circuit breaker, yan, so ito yung ating outlet ng electric fan, ito yung outlet ng ating aircon. So pag on natin dito, dapat gagana yung ating outlet para sa ating electric fan kasi hindi pa naka-on yung ating timer para sa ating aircon. So yan, so meaning pagpatay yung ating aircon, gagana rekta yung ating electric fan. So ngayon pag switch on ang ating timer para sa, depende po kung ilang oras yung isiset nyo. Itong timer na gamit natin is maximum of 12 hours. So pag on natin yan, yan, so na on ko na. So yan, gumana yung ating magnetic contactor at ito, gumana rin yung ating indicator lamp para sa ating aircon. So yan, set nyo lang kung ilang oras yung gusto nyo. Yan, ito yung kanyang indicator arrow. Yan, limbawa yan, 6 hours. So after 6 hours is mamamatay yung inyong aircon at automatic po gagana yung inyong electric fan. So pihitin lang natin to manually, check natin kung mamamatay ba yung ating control. So yan, 6 hours, pihitin natin yan, 4 3 2 1. Dapat pag dating nito ng 0 o dito sa may off, patay yung ating aircon, gagana yung electric fan, automatic po yan. Yan, so yan guys, patay na yung ating aircon, gumana yung electric fan natin. Meron din po pala tayong full video dito ng ating analog plug-in timer, pakicheck na lang po sa ating description at pakilike, share and subscribe po sa ating channel kung nagustuhan niyo po yung ating video. Maraming salamat po sa panonood.